look, after a very bitter election season, there also has to be some healing and for people to come together and really work for the country and help each other. How does the opposition position itself? What is your role and responsibility in responding to that call for unity and healing? Mag-uusap pa rin ang maraming grupo at tao sa loob ng opposition kung ano kaya yung pinakatama at mahusay na stance vis-a-vis the incoming administration. But as one legislator, ako, inaabangan ko talaga mabalitaan yung kanilang inaugural address at syempre, yung una nilang SONA next month. Kasi doon titining yung terms of engagement between sa amin sa legislature at sa kanila sa executive. At sigurado ko, maraming makakalap dyan, pati ang opposition, in terms of critical perspectives that will still need to be raised and constructively, in terms of kung may mga positibo sa mga programa na dapat suportahan. A minimum expectation na lang from the incoming president. Meron ba kayo? Yes, just, you know, on day one, pwedeng-pwedeng palayain si Sen. Leila. Hindi na nga maibalik sa kanya yung kalahating dekada ng buhay niya. But in the wake of no less than 3 recantations, dahil may 5 or 6 na ba na mga hukom na nag-inhibit sa paghawak sa kanyang promise. That is definitely something that an incoming administration could easily do.